Magandang araw po mga kaibigang OFW at yung mga nandito na rin sa Pilipinas na mga balikbayan, hindi balikbayan, yung mga nandito lang sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Marami na po ang namit na mga subscriber natin na may mga balikbayan, meron po nandito lang sa Pilipinas. Ngayon po, pasensya na po at minsan na lang kami nakapagluluto sa isang linggo. Ngayon medyo busy dahil po kasi ako ng Bulacan, babalik pa uli ako. Meron po akong isi-share sa inyo na alam ko niluluto nyo rin ito. Kasi ang mga Pilipino po, alam na alam lutuin ang arroz caldo. Kahit po bagong panganak yata, kayang lutuin niya arroz caldo eh. Kasi yan po ang ating pinaka pagkayong walang mailuto na madaling iluto, arroz caldo lang po. At alam po natin na ang mga gamit natin ay mga bawang, luyas, luyas lang. Ngayon, mayroon mga nag-request po kasi baka hindi po sila talaga nagluluto, mga nanay-nanay nila nagluluto. Kaya isi-share ko po sa inyo yung arroz caldo. Meron po akong version na ibang klase arroz caldo. Pero ganun din po sa pag-iisa. Naglalagay po ako ng oyster mushroom. Ito po. Ngayon, nasa inyo po naman yun kung gusto niyo maglagay o hindi. Pero, subukan niyo po kahit konti lang. Eh, masarap naman po talaga. Ito po ang gagamitin natin. Siyempre po, di maula, bawang. Maraming bawang kasi iba po niyan gagawin natin topping. Tapos, luya. Kung magawa po ako ng luya para yung kakain ka ng lugaw, hindi na po natin itanggalin na ganun. Kasama na po yun. Masarap po yan. Sibuyas, tsaka asin. May patis po. Ito pong patis na itong ginagamit ko. Tapos yung daon po ng sibuyas. Tapos ito pong ano, 1 cup ng rice. Kahit ano pong rice pwede, maghalo po kayo ng malagkit kung gusto niyo yung malapot-lapot, ganun. Tapos, ito pong mga legs, ang drumstick po na legs ng manok ang ginagamit ko. Malaki po ito, hinati-hati ko lang siya ng, nakaganyan siya. Ganyan. Tinataga ko siyang ganyan. Kasi mas malasa po, para sa akin po ito, iba buong manok. Ayan. Yan po ating ano. Ngayon, nagpapainit na po ako ng ating frying pan o yung kasirola na paglulutuan. Maglalagay na po ako ng mantika para ating ano. Siyang nalagyan ng bawang, maraming bawang. Yan. Then, pasasarapin natin siya sa bawang at luya. And, ibabrown po natin ng konti. Hindi po masyadong brown kasi itapin tayo ng brown na brown. Ako, ibikin po yung ano maging mapula-pula po yung sabaw niya. Okay, isasabay ko na po itong luya. Puluya para ma-fry na rin siya ng sabay. Ang patanggal ng lansa at papasarap po talaga. Kain lang po natin na mabrown-brown ng konti. Kain ng konti. Susunod po natin ang sibuyas. Siya, lagyan po natin yung mga sibuyas. Yan. Lagyan po sibuyas. Ngayon, habang nagigisa po tayo, nagpapakulo na po ako ng tubig. Ito, para po yung sa rice. Kasi ganito po ang style ko. Pero nakalista po po yung pag-arroz caldo, ginigisa, sabay yung rice. Kaya ang tendency po nun, medyo may naninikit, miya-miya halo mo. Hindi po katulad nitong version ko, sabay ko po silang nagsasakot siya ako, nagpapakulo ang tubig para ilalagay ko po yung rice dito.
Tama-tama po yun. Pag nasungkot siya natin itong chicken, luto na rin to. Ibubuhos ko na lang po siya. Makikita niyo po mamaya. Kulo na yung tubig. Ngayon, hintayin po natin siya kulong-kulo. Saka natin ilalagay yung rice para hindi siya malikit. Kailangan po kumukulo. Pero halu-haluin din po natin. Tama-tama po yung ating sinasangkot siya. Nag-brown na sila pare-pareho. Lalagay ko na po yung chicken. Oh, ganda. Mango. Nagugasan ko na po dahil yung suka. Ngayon, hinaan ko na po ang apoy niya. Kasi isasangkot siya natin siya ng mahina para hindi mabigla at hindi siya lalansa. Ay, malaki ng hita. Malaki po na ito mga kinabiling. Sarap ito na po ito. Ngayon, babaunan na po natin siya ng patis para kagat ang lasa niya at saka ang bango. Ay, ang sarap. Ngayon, cover po natin. Dahan-dahan na po apoy niya, low fire niya. Ngayon, ito po, kumukulo na siya. Titingnan po natin, halong-halong din natin. Ito nyo, hindi siya nadikit, oh. Ayan. Sabay po silang maluluto. Di, same po tayo sa oras. Siya. Pag pinatay ko po ito, mamamagana siya. I-close ko na po yung apoy niya. Kasi yung ating chicken, sinasangkot siya ko pala. Ngayon, sa dami po nitong chicken, kukulangan po ito. Ang technique po, yung po, sinadya ko pong 1 cup lang para malaman nyo ang technique. Hindi na kayo magluluto pa ng bigas. Yung po sinain na rice nyo, durug-durugin nyo lang po. Pwede po yun. Kasi ang dami po, kukulangin po talaga. In-off ko na po siya, ilagay ko. Kasi mamaya po, mamamaga pa ito, dadami pa rin. Natin. Haluin natin. Ay, ang bangong. Ako po, kita nyo. Dahan-dahan lang po ako. Pag nag-sangkot siya na kayo para makalabas yung lasa niya, tsaka yung lansa niya, ikakatas niya yan. Aanuhin naman siya ng luya, haharangin siya. Ayan na yan. Ako. Ang yaman na naman. Namit. Naghimas. Yan. Magbubusa na po ako ng bawang. Ito. Para sabay-sabay na po silang maluluto. Pang-topping po namin. Ayan, namamagana siya o pag-umanin. Try na po tayo. Medyo malakas yung ata. Inaan po yan. Ayan. Ayan. Kasi yung init ng mantika niya, enough na po yan para mag-brown po mabuti. Tama-tama na po ito. Baka po siya masunog. Para maipin natin. Nasalin ko siya sa pinaglutuan ko ng isang araw. Sayang naman po. Okay. Agoy. Ayan. Tama lang. Tingnan nyo,
lumabas yung kanyang katas. E pagkasara po nito. Ayan. Ayan. Nako. Hintayin ko po muna siya maluto pa ng mga 10 minutes. Lalagay na po natin yung oyster mushroom. Ay, ang sarap po niya. Subukan nyo lang po. Ilalagay na po natin yung oyster mushroom. Ako, manyaman sa itsura pa lang. Ito po ilalagay natin lahat yung binili natin. Nandiyan po ang nandang. Kasi po ito po nga lang ano eh, ina-arroz caldo itong mushroom eh. Mushroom lang po yun, arroz caldo na. Kaya naisipan ko po noon, nilagyan niyan ay talaga po namang panalo sa lasa. Ayan. Cover po natin ng konti. Pagluto na po siya, ilalagyan na po natin ito at magdadagdag po akong rice. Kita niyo, ayan o, namaga na siya. Ayan. O, kita niyo. Ayan o. Kukulangin nito. Ilalagay po tayo ng rice. Ready na ako ng kanin bago musahin. Alam ko, kukulangin ito. Nako! Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Manyaman. Nako, nilanglang po ng sabaw nito. Ngayon, alam ko kung kukulangin ito. Ito, nag-ready na ako sa bagong saing kinuha ko. Ngayon, lalagay ko na po siya dahil luto na siya. Titipla na lang natin ang asin mamaya. Konti ang alat niya. Ngayon, umabot yung tubig yung pinakukuluan. Ayan. Unti-unti lang po yung rice kasi pag lumapot na, hindi mo masyado masarap. Kaya, tinatansya ko po. Lalagay ako ng rice na, ano, konti. Pag konti yung rice, may rice naman na kanin, luto. Siya natin iyaan. Ayan. At dahil marami po itong legs, kaya kailangan magdagdag po ako ng rice. At yung laman. Nagbibig na po siya. Magusain po ito. Yan, ganyan po ang teknik ko. Siguro po, ginagawa din nyo ito. Yan. Kasi alam nyo naman yung rice. Pagka ano, nasa lugaw na, namamaga yan, nanganak-nganak. Dumadami. Kaya paunti-unti lang po. Ayan. Hintayin lang po natin siya. Tumulo uli at itimplahan ko na siya ng alat niya. Atin po siyang titikman. Chicken natin. Ayan. Oh. Naman. Ito na. Kasi patis pa lang po nilagay natin. Ako po. Masarap. Eh, hindi naman po tayo pwede mag-alat dito. Mahirap pong habulin ng ano, pagtabang. Mampu natin siya. Ang sarap. Matabang pa ng konti pero ang sarap. Lagyan ko na asin. Asin na lang. Konti, konti lang po kasi pwede tayong mag-add ng patis pag kaya kakainin na. Kung malapit na, sabi sa inyo, ayan o. Oh. Alam niyo naman ang lugaw, nanganak-nganak yan, namamaga. Pag, lalo na pag lumamig ito, makita mo, natuyo, na-absorb niya yung sabaw niya. Kaya tama lang po na konti-konti lang ilagay natin na rice. Kasi baka mamaya may para siyang sinain na nalata lang. Kumbaga nalata lang ay ka. May quick, kasarap. Masarap po yung ano, drumstick ginagawa. Nasa inyo naman po yun kung ano gusto ninyong gawin. Yan po ang ating arroz caldo na merong oyster, mushroom oyster. Ayos na po sa akin yun. Kasi logo po yan, di naman kailangan maalat.
Hanguin na po natin. Napakasarap. Grabe. Kailipat po na siya. Oh, sarap. Naku, hindi po ako magpapakabusog dahil dalawa po iluluto ko ngayon. Uwi pa kasi ako ng Bulacan. Wala na. Mabibitin na naman kayo. Abang kayo nakabang ng mga ina-upload namin. Tsaka yun po ini-request ni Kuya. Kuya, ano ba yung pangalan niya? Fabio. Yun, 82 years old na po siya. Dami rong mushroom sa kanila. Humihiling siya sa akin na bigyan ko siya ng recipe. Eh, ito po, hindi ako magpapakabusog dito. Pakikita ko lang sa inyo. Titikman natin. Magluluto pa uli ako. Ayan. Muna tayo ng ating pang-iitim portion. Ngayon, lalagyan na po natin siya ng garlic. Roasted garlic. Ayan. Naku po, maraming garlic. Mas masarap po. Tapos, daon po ng sibuyas. Ayan na po. Ellen Hernandez, eto na yung nire-request mo. Pamangkin po ni Cablas Ople yun eh. Marami pong nag-request nito, pero hindi ko na muna inano dahil alam kong kabisado niya naman pagluluto niya. Ayan, maraming garlic po. Mas masarap. Ayan. Titikman, pakikita ko sa inyo, hindi lang ako magpapakabusog. Saka gusto ko na rin po mag-diet. Eh, namimiss ko yung sinasabi niyong eating-eating portion na ito po yung mushroom. Oh, sarap po niya. Kaya ayan na po siya, lumalapot-lapot na. Pwede naman tayo magdagdag ng tubig. Ayan yung mushroom. Oh. Ngayon, maglalagay po tayo ng paminta. Ayun. Ayun po, nasa inyo yan. Pero po, konti-konti lang muna at mabubusog, magluluto ako. Antokin po ako, magluluto pa ako ng request na soup ni Kuya Fabio. Ito po, inaalo ko na po sa inyo. Init-init po na. Sabi sa inyo, tutuyo yung sabaw. Pero okay lang yun. Madali naman po mag-aral sa mga. Malasa naman siya. Una po, subo para sa inyong mga OFW. At ito, Ellen Hernandez, yung request mo yung Arroz Caldo. May side dish tayo na oyster mushroom. Ito, unang subo para sa inyo, mga OFW na nag-aabang sa eating portion. Di muna po papakabusog at napakataba ko na po. Ito po, mapinit pa eh. Sarap ha? Sarap po ha? Hindi kaya ako po na unmimish yung ganyan. Maglagay ng ano. Ang nanay ko po yung na-Arroz Caldo yung ano yung snow mushroom. Marami po pinakukuha ng sasagin yan. Masak balayan. Eh napasarap po i-Arroz Caldo ng ano yung mushroom. Eh ito, mas masarap ka ako kung may manok lalo. Ayan, pinaka-ano ko na lang siya. Sinishare ko sa inyo yung style ko sa yung version ko ng Arroz Caldo. Dati po, naglalagay ako ng itlog. Pwede po kayo maglagay ng itlog. May mushroom. Ay, lalo po ang linam-nam. Wala nang time. Maglalaga pa ako, magbabalat pa. Kayo na lang. Hmm? Wala. Wala yung maulan-ulan na ngayon. Hilik. Doon nga po eh, ulam namin, Arroz Caldong yung ano yung straw mushroom ay asarap po. Tapos minsan yun nga ay nag-request si Kuya Fabio. Marami daw mushroom doon sa US, sa lugar nila. Share ko rin sa kanya kung paano magluto, turuan ko daw siya. Tinawagan niya ako ng nakaraang araw. Ilang beses po niya ako natyatsamba sa tanghali. Pero nagtaka po siya siguro kasi always one week wala akong wala po kasing wifi sa Bulacan. Meron, Oman Mobile, ay Oman Mobile, sorry. Yung data, mobile, hindi po umano, ikot lang na ikot. Bumisit ka lang. Tayo na ilag-load mo. Sarap. Ngayon na po ako na, kunting patis lang, kunting ano, sarap. Nako, nililista po ang pang shout out sa susunod na lang po kasi masyado kaming busy-busy ngayon. Nilista ko na po yun eh.
ay haba. Meron pa, hindi ko kakasya sa video. Sige po, bye-bye na. Gagawa pa ako ng isang ano, hindi kakayanin ng video. Ayan ang memory na ano. Okay. Enjoy na lang po kayo dito. Tutulo talaga lawin niya sa sarap. Isang po yung may mushroom. Bye-bye. Enjoy the food.